Pabagsak na umupo si Emma sa damuhan na nasa dilim ng isang puno ng mangga. Humihingal siya sa pagod. Binaba niya ang mabigat na backpack niya na nakasukbit sa kanyang likod. Inayos niya ang kanyang suot na pulkap. Pagkatapos, ipunanasan niya ng bimpo ang kanyang pabisang mukha at leeg. Tiningnan niya ang maalikabok na kalsada. Kanina pa siya naglalakad, pero hindi pa rin niya natatanaw ang dulo niyon. Mabuti na lang, presko ang hangin sa paligid at maraming puno na masisilungan. Hindi niya inakala na ganun pala kalayo ang Hacienda Malfori. Masakit na ang mga paa niya sa kakalakad. Pakiramdam niya ay may kalyo at paltos na ang mga iyon. Hindi bali na, sa loob-loob niya, ang mahalaga ay nakalayo na siya sa lugar na pinanggalingan niya. Walang kapantay ang kapalit na pagod niya kapag natagpuan na niya ang kanyang yaya Elena. Safety, freedom. Ng mga sandaling iyon, iisa lang ang kahulugan ng dalawang salitang iyon para sa kanya. Ordinary yung t-shirt at kupas sa jeans ang suot niya. Kinuha niya ang mga naiwang damit ng mga dating kawaksi nila na nagsiali sa dati si Sante sa mansyon nila noong nagdaang taon. Ginupit niya na maikli ang kanyang buhok para magmukha siyang teenager. 5'3 lang ang height niya. At may kapayatan siya. Sa ayos niya ngayon, mas mapapagkamalan siyang 17 ay sa totoong edad niya. Malapit na siya mag 21 years old. Sigurado siya na walang makakapagsabi na dati siya nabibilang sa alta sosyedad. Dating kinainggitan ng kanyang buhay, pero ang kinagas na niyang yaman ay halos wala na. Wala na ngayon. Nang dumating sa buhay nila mag-ama, ang madrasta niya na si Tita Amor, minalas sila sa buhay. Nagtuloy-tuloy ang paglubog ng kabuhayan nila na mamatay sa aksidente ang kanyang daddy. Parang tulad sa fairy tale na Cinderella ang kwento ng buhay niya. Wala na nga siyang Prince Charming na magliligtas sa kanya. Mabuti na lang at nakaligtas siya sa weak plan na madrasta niya para sa kanya. Gusto kasi siya na ipakasal nito sa kadiring DOM na kaibigan nito na si Henry Dugal, ang negosyanteng nakabili ng mga naluging negosyo ng kanyang daddy nang mamatay ito. Nakagat niya ang kanyang ibabang labi ng kanyang maalaala ang hindi sinasadyang pagkakarinig niya sa pakikipag-usap ng madrasta niya sa telepono. Nagkataon bukas ang pinto ng sili dito at nagkataon din na isa yun sa mga gabi na hindi siya ikinulong nito sa kwarto niya. Lalo siyang nagka-interes na makinig ng palihim na babanggit ito si Henry. Nang mamatay ang daddy niya, nagpursige si Henry sa paniligaw sa kanya. Pero hindi pa siya ganun kadesperado para magpakasal sa matandang biyudo na iyon para maibalik lamang sa dating estado ang kanilang buhay. Unang kita pa lamang niya rito ay hindi na siya mapalagay. Mukha kasi hindi ito gagawa ng mabuti. Lalo pa siyang naghinala na matuklasan niya. Naligo rin pala ito sa Auntie Sophia niya, ang bunsong kapatid ng kanyang daddy na namatay na noong dalaga pa. Good for her tita then, dahil binasad nito si Henry. Paano naisip ng matandang iyon na may pag-asa ito sa kanya gawing doble ang agwat ng kanilang edad sa edad niya? Marami ang nagsabi na duplicate image niya ang Auntie Sophia niya. Marahil ay iyon ang dahilan kung bakit isinunod ang mga magulang niya sa pangalan ng tita niya ang second name niya. Tanging sa larawan na lang niya nakita ang kanyang tita dahil ilang taon na itong namayapa nang siya ay ipanganak. Isang kahindik-hindik na plano ang narinig niya na pinag-uusapan ng madrasta niya at ni Henry. Binibigay ng evil stepmother niya kay Henry ang direksyon ng kwarto niya sa bahay nila. Sinabi pa ng madrasta na kung magkatagumpay ang amilupang iyon sa masamang balak nito sa kanya, wala nang hadlang para maikasal siya rito. There would be no reason for her to act high and mighty dahil wala na rin siya may pagmamalaki. Hindi niya alam kung paano siya nakabalik sa kwarto niya. Halos lagnatin siya sa kakaisip ng paraan kung paano siya makakatakas sa bahay na iyon dahil ang plano ng mga iyon ay isasagawa na bukas ng gabi. Hindi lingit sa kaalaman niya na mapanganib si Henry. Base sa mga narinig niya na reputasyon nito sa negosyo at ilang beses na pagkakasangkot sa mga iligal na gawain, yumaman ito sa hindi malinis na paraan. Marahil ay malakas ang connection nito sa mga kinauukulan, kaya hindi ito napaparusahan. Napag-alaman din niya na dati palang tauhan ni Henry ang kanyang madrasta
at ang dating asawa nito. Kaya ganoon na lamang ang pagkakaroon niya ng malakas sa kutob na may nangyaring sabwatan sa pagitan ng madrasa niya at kay Henry. Kaya nabili ng huli ang mga nalugi ron ng negosyo ng kanyang papa. Hindi nga lang niya alam kung paano niya hahanapan iyon ang ebidensya na hindi pa siya natitrain ng kanyang daddy sa pansikot-sikot na kanilang negosyo bago ito namatay. Kinuha niya ilang bote ng sleeping pills na matagal na niyang itinatago sa kanyang kwarto. Naka-stack lamang iyon doon at hindi naman niya iniinom kahit may mga pagkakataon na hirap siyang makatulog. Inihalo niya ang mga iyon sa drinking water nila sa kusina, sa mga pitsalang tubig na nasa ref at sa termos. Namatiyak na nakatulog na ang kanyang tita Amor at ang kasambahay at ang gwardya nila ay nakatakas siya ng walang kahirap-hirap. Ngunit nag-aalala pa siya na baka ipahanap agad siya ni Henry sa mga galamay nito oras sa matuklasan nito na siya ay tumakas. Nagtungo siya sa isang mumurahing hotel at doon ay iniba niya ang kanyang hitsura. Mabuti na lang at may karanasan siya sa paghanap sa stage play kaya hindi mahirap para sa kanya na umas ang teenager. Madilim pa nang lumabas siya ng hotel at sumakay sa bus patungo sa Nueva Ecija kung saan matatagpuan ang Hacienda Malfori. Hindi siya natulog sa biyahe. Hindi siya mapapalagay hanggat hindi siya nakakarating sa terminal ng bus sa bayan. Kailangan niya makalayo ng tuluyan dahil kung matatagpuan siya ni Henry, baka wala na siyang magagawa pa para makatakas sa napakasaklap na kapalaran naghihintay sa kanya sa mga kamay nito maliban sa suicide. Hindi niya dapat isipin ang posibilidad na maaari siyang mahanap ni Henry. Ang dapat niyang isipin ay imposible na makita pa ulit siya nito. Period. Maaaring maisip ni Tita Amor na si Yaya Elena ang kanyang tatakbuhan. Nasisiguro niya na hindi nito alam kung taga saan ang kanyang yaya o kung saan ito nagtungo mula ng palayasan ito na madrasta niya. Nananalangin siya na sana ay sa Hacienda Malfori pa rin nagtatrabaho ang kanyang yaya. Kapag nagkita sila nito, ay kailangan niya itong balaan para makapagtago sila sa isang masaligtas sa lugar kung kinakailangan. Bumuntong hininga siya. Inilabas niya ang baon niya sa bottled mineral water. Sinaid niya ang konting tubig na natitira doon. Hindi na niya pinansin pa ang gutom na kanina pa niya nararamdaman dahil wala siyang magagawa roon maliban na lang kung gusto niyang gayahin ang mga kambing na kanyang nadaanan na nanginginain ng mga damo. Tumayo siya at sinukbit sa kanyang balikat ang backpack niya. Nagpatuloy na siya sa paglalakad. Sa wakas, pagkatapos ng ilang oras sa paglalakad, ay minatanong siyang mga kabahayan. Sa kabila ng pagod, ay tila bigla siyang nagkaroon ng iba yung lakas. Tumakbo siya papunta sa unang bahay na kanyang nadaanan. Pagdating niya roon, ay umakyat siya sa balkonahe at kumatok sa pinto. Nang may isang ginang na sumilip sa pinto, ay tanong agad niya ito kung kilala ba nito si Elena Garcia. Labis sa kanyang katuwaan nang umuo ito, sinabi nito na nagtatrabaho bilang cook sa mansyon ng mga Malfori ang kanyang yaya Elena. Ilang sandali na hindi siya nakaimik at nakakilos dahil pakiramdam niya na pinagpapawisan siya ng malamig at tila umiikot ang paligid. Natatarantang lumabas ng pinto ang ginang. Nako, umupo ka muna ining. Iginiya siya nito at papunta sa upo ang kawayan. Namumutla ka ah. Saan ka ba galing? Kumain ka na ba? Umiling siya. Hindi pa nga po eh. Pag-amin niya, kahit nahihiya siya. Nakalimutan ko pong kumain dahil sa pagmamadali ko na makarating dito. Hindi ko naman po akalain na napakalayo pala ng lugar na ito mula sa labas ng hasyenda. Naglakad ka? Mula labas hanggang dito? Diyos ko, kaya pala ganyan ang hitsura mo. Iniwan siya nito sandali sa balkonahe. Mas magiging hawahan daw siya roon dahil mahangin. Pagbalik nito, ay may dala na itong pagkain at tubig. Bumuti na ang kanyang pakiramdam ng malamnan ang kanyang tiyan. Nagpakilala ang ginang sa kanya. Ito raw sa Aling Hasmin, byuda at may mga anak ng tatrabaho sa hasyenda. Nagpakilala siya bilang si Emma Garcia, pamangkin ni Yaya Elena. Wala siyang balak lokohin ang ginang. Ngunit, nakataya roon ang seguridad niya, pati na rin ang kanyang yaya. Pinapasok siya nito sa loob ng bahay
at pinaupo sa sofa. Magpahinga ka na muna. Malayo pa ang mansyon dito. Mula rito sa Kambagong Village ay lalakad ka pa paakit sa talampas. Maya-maya lang ay nandito na ang mga anak ko. Ipapahatid na lamang kita roon sa isa sa kanila. Pumuntong hininga si Emma. Mabuti na lang at nakatagpo siya ng mabait at tulad nito. Nararamdaman niya ang pagiging isang ina nito at ang mainit na pakikipagkapwa nito. Wala na siya matatakbuhan pa ng mga kaibigan dahil mabalitaan ng mga ito na mahirap pa siya. Ay inuwasan na siya na parabang mayroon siyang sakit na nakakahawa. Halos lahat ng mga kamag-anak niya ay nag-migrate na sa ibang bansa at hindi naman siya malapit sa mga iyon. Mapakla siyang napangiti. She felt she had lived in the wrong place all her life. Nag-init ang sulok ng kanyang mga mata. Ngunit mabilis ay kinurap-kurap niya iyon para mapigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Inihilid niya ang kanyang ulo sa sandala ng sofa. Ilang gabi na rin na wala siyang maayos sa tulog at pahinga. Pakaramdam niya ay tila sumusuko na sa pagod ang kanyang katawan. Unti-unti siyang napapikit. Naramdaman ni Emma na may umuyugyog sa kanyang balikat. Bahagya siyang dumilat. Katutulog ko pa lang. Ano na naman po ang iuutos nyo, Tita Amor? Wala siyang pakialam. Kumahampasan naman siya nito dahil nagreklamo siya. Manhida siya sa kulupitan nito. Hindi na siya natatakot, lalo na sa closet queen na bagong asawa nito. Nang wala siyang marinig na tugon, ay dumilat siya. Napaupo siya ng tuwid na makita niya ang dalawang binatilyo at isang dalaga na marahil ay kasing edad niya. Napawang nakangiting nakatunghay sa kanya. May habig ang mga ito kay Aling Hasmin. Ang mga ito marahil ang sinasabi ng ginang ng mga anak nito. Nahagip ang tingin niya ang isang matangkad na lalaki sa likuran ng mga ito. Kahit kupasing maong at lumang t-shirt ang suot ay mahalata na dekalidad ang mga iyon. Pati puno ang katawan, kayumanggi at makinis ang balat. His eyes seemed to look straight into her soul. He was really handsome, but weirdly familiar. Sir Deo, gising na siya. Natatawang sabi ng isa sa dalawang binatilyo. Deo? Ulit niya sa isip, habang titig-titig siya rito. OMG! Ito na kaya si Deo Neil Malfori, ang upo ni Don Orlando Malfori. Ang alam niya ay sa Canada ito nakatira. Kumabog ang dibdib niya sa takot. Ito ang bata nang bubuli sa kanya noon. Tineterrorize siya nito noong mga bata pa lang sila. Aray! Bulalas ni Emma. Ay, Diyos may you, Emma. Anong ginagawa mo riyan sa sahig? Bakit hindi ka tumayo? Nasaktan ka ba? Tinignan niya na masama si Deo habang bumabungis-ngis ito. Gustong-gusto na niyang pumalahaw dahil sa sakit. Atuso kasi ang puwet niya ng rifle sa toy soldiers nito na ipinain nito sa kasahig bago hinila ang upuan ng akmang uupo na siya roon. Napakasalbahe talaga nito. Bakit kaya gustong-gusto nitong paiyakin siya? Noong una itong isama ni Lolo Orlando sa bahay nila para bistahin sila ng kanyang daddy, she thought she had seen the cutest boy in her entire life. Alam niya na namula mga pisngin niya noong una niyang makita ito. Ang sabi ng kanyang yaya ay meron na raw siyang crush. Ayaw niyang malaman ni Deo iyon, kaya tuwing dumadalo ang maglolo sa bahay nila, umiiwas siya rito. Ang kaso, lag rin siyang nakikita nito. Kahit hindi na ito kinakausap, ay napipilitan pa rin siyang kausapin ang lalaki. Madalas, eh hindi nito gaanong maintindihan dahil sa accent nito. Lumaki raw kasi ito sa ibang bansa at nagbabakasyon lamang sa Pilipinas. Nagsimula siyang mainis dito nang lagi na lang siyang binubuli ng lalaki. Minsan ay tinaas ito ang kanyang palda para silipin. Kung nagsusuot pa rin daw ba siya ng diaper tulad ang kaklase nito. Minsan naman ay niumang nito sa mukha niya ang bulating nakalambitin sa isang stick habang kumakain siya ng spaghetti. Halos masok kasi siya sa ginawa nito at ang pinakamalala sa lahat ay nang itulak ni Deo ng malakas ang sinasakyan niyang duyan para siyang tuko na kumapit ang husto roon dahil sa sobrang takot. At sa lahat ng kalokohang ginawa nito sa kanya ay hindi malang ito ng sorry. Pinagtawanan lang siya.
Sa kauna-una ang pagkakataon ay sumuko na siya. Umiyak siya nang tulungan siya ng kanyang yaya Elena tumayo. Tumakbo si Deo palapit sa kanya. Hindi na ito tumatawa. Tila nag-alala pa nga ito sa kanya. Emma? Kumalas siya sa kanyang yaya. Hinampas siya ito ng malakas. Pagkatapos ay yumakap ulit siya sa kanyang yaya at sinubsob dito ang kanyang mukha habang umiiyak. She never wanted to see him again. Habang tinatahak ng sasakyan ni Deo ang kalsada, paakyat sa mansyon ng mga Malfoy, ay nakabaling sa labas ng bintana ang mukha ni Emma. Pinasabay na siya rito ng aling Jasmine papunta roon. Nahiling niya na sana ay hindi siya kausapin ni Deo. Ngunit manakanaka, ay sinusulya pa niya ito ng palihim. Wala ni katiting na indikasyon na nakilala o nadaalas siya nito. Masyadong marami siguro ang mga binuli niya noon, kaya hindi niya ako naalaala, sarkastikong sabi ng isip niya. Kapag kailangan niya umarte sa stage nang umiiyak o nagagalit, ang iniisip lamang niya si Deo. Pagkatapos ay makakaarte na siya. Ganun siya ka-traumatized dito. Ngunit parang unfair ang kapalaran dahil masasabi niya na ito ang pinakagwapong lalaki na nakita niya sa kanyang buong buhay. Some people seem to have all the luck. Pagkaibigan ng lolo Bastian niya at ang lolo Orlando ni Deo. Nang mamatay ang kanyang lolo, ang lolo nito ay naging gabay ng kanyang daddy sa pagpapatakbo ng negosyo. Bagaman malaking agwat ang edad ng mga ito, naging magkaibigan pa rin ng mga ito. Ngunit ang mamatay sa cancer, ang lola ni Deo, nag-migrate na sa ibang bansa, si Lolo Orlando. Kaya naman, hindi na niya ito nakita mula noon. Mabuti na lang at hindi nito ibinenta ang hasyenda. Mayroong napuntahan ng kanyang yaya at may mapapagtaguan pa siya. Emma, napapit lang siya. Hindi pa siya sanay na tawagin sa bagong pangalan. Naaasiwa, nilingon niya ito. Bakit po, senyor? Baka kako, nakatulog ka na naman. Tila nanunod yung sabi nito. Hindi po. Napansin niya kanina kay na Aling Jasmine na palabiru ito. Parang nakababatang kapatid ang turing nito sa mga anak ni Aling Jasmine na sina Nikki at Ricky. Pero ang panganay na anak ni Aling Jasmine na si Myra ay mahalata na may crush kay Deo. Bakit hindi ka nagpasabi sa tiya mo na darating ka? Sana'y pinasulukan namin sa terminal ng bus. Nagbabaka sakali lang ho ako kung narito pa siya. Matagal na po kasi wala akong balita sa kanya. Kung nagkataong wala na pala siya rito, anong plano mo? Nakakunot noon ang tanong nito sa kanya. Siguro ho, ay hanapin ko siya sa Baguio. Yun ang probinsya na Yaya Elena. Nasaan ang mga magulang mo? Mag-isa ka lang na pumunta rito? Babae ka pa naman. Hindi ka malang ba natakot? Ulila na ho ako. Oh, I'm sorry. Sinulya pa niya ito. Parang totoo ang sinseridad na nakikita niya rito. Nagbago na kaya ito? Ito nga kaya ang dating spellbreak na kilala niya? Itinuro nito sa kanya ang mansyon nang papasok na sila sa gate. Napangiti siya sa nakita. May tuturing na mansyon din ang kinalakihan niyang bahay. Pero ang mansyon ng mga Malfoy ay kakaiba. Bukod sa napakalaki, ay napakaganda ng disenyo niyon. Para yung pinagsamang farmhouse at modern city house, bongga pagkakalandscape na malawak na hardin. Ang ganda, sambit niya. Nakangiti, tiningnan siya nito. You have a good taste, kid. Minaniobra nito sa sasakyan sa driveway. Sa halip pumarada ito sa harap ng mansyon, ay subukan na ng hardin ito pumuesto. Nasa dulo ng hardin ang bahay na tinutuluyan ni Manang Elena. Anito, pagkababa nila ng sasakyan. Sundan mo na lang ang walkway na iyon at hindi ka maliligaw. May kailangan lang akong kausapin sa bahay pero susundan kita roon para i-check kung okay ka na roon. See you later. Maraming salamat po, senyor. Sabi niya. Huwag mo na akong tawagin, senyor. Nakangiting sabi nito habang nakatingin direkta sa mga mata niya. Sige po, kuya. Nagmamadali, tumalikod na siya at tinalunton ang sementadong walkway bago pa siya matunaw sa titig nito. Muntik na siyang matapilok
na marinig niya ang pagpapaalala nito na mag-ingat siya sa paglalakad. He was so charming. He seemed so sincere and friendly. Napaka-unfair talaga ng dating batang raskal na kilala niya ay lumaki ng ganoon kagwapo. Hindi lang basta gwapo, super hot at ang lakas pa ng sex appeal. Pinagpawisan tuloy siya habang pinagmamasdan ito kanina. Kung sa bagay, mga bata pa lang sila, ay pinanggigigilan na ito ng mga kasambahin nila dahil poging araw ito. Maya-maya ay limingon siya. Naroon pa pala ang lalaki sa kinatatayuan. Sinusundan siya ng tingin habang nakangiti, lalo na yung binilisan ng paglalakad. Paano na kaya kapag nalaman nito na siya ang batang binuli nito noon? Pakiramdam niya noon ay inaapi siya nito. Look at her now. Wala nang natira sa kanya. Pakiramdam niya ay api pa rin siya. Kapag natuklasan na nito kung sino siya, ay pagkatawanan siya nito. Babatukan talaga niya ito kapag nagkataon. Maya-maya ay kanyang natanaw ang kubo na gawa sa kawayan. Pumasok siya sa balkonahe, pagkatapos ay kumatok sa pinto. Yaya! Yaya Elena! Si Vienna po ito. Hindi nang tagal ay bumukas na ang pinto. Bumungad sa kanya ang tao na hinahanap niya. May hawak pa itong duster na malamang ay sinusulsihan nito. Nang makilala siya ay namilog ang mga mata. Vienna? Ikaw nga ba yan? Tumangon siya. Yaya Elena! Binitawan nito ang hawak. Ilang sandali pa ay misula sila mga bolang tumatalbog sa sahig habang lumulukso sila na magkayakap. Pumalahaw silang magyaya na para ba magugono na ang mundo kinabukasan. Tiyak niya na bulabog na sa labas ang mga ibon at iba pang mga nilalang sa kanilang ginagawa. Vienna! Diyos mio! Ikaw na talaga yan? For the 9th time ay tanong nito sa kanya. Nasa loob na sila ng bahay. Magkayakap na nakaupo sa sofa. Oho, Yaya Elena. Ako na ho talaga to. Sagot niya din. Nang kumalma, ay pinagbasdan siya nito ng mabuti. Anong nangyari sa'yo? Bakit papayat ka? Tila didismaya na tanong nito sa kanya. Hinubad niya ang bulkap na suot. Anong ginawa mo sa buhok mo? I had to cut it before I took the bus. Baka ipahanap ako na natita amor sa mga pulis, kaya inibok ko ang itsura ko. Kung may oras sana ako, kinulayan ko pa ito eh. Pinalo siya nito ng mahina sa kanyang braso. Salbahe kang bata ka, at ang demonyang iyon, bakit ka niya ipapahanap? Lumayas ka ba sa inyo? Bumuntong hininga siya. Bago ko ikwento sa iyo ang lahat, Yaya, susunod dito si Deo para siguraduhin ang kita tayo. Siya ang naghatid sa akin dito. Ang alam niya ay pamangkin mo ako at Emma Garcia ang pangalan ko. Napangiwi siya na makita niya ang pagtataka sa mukha nito. I had to lie, Yaya. Hindi siya ang una ko nakasalamuha, kundi si Aling Hasmin. Sa kanya ko na nagpakilala na pamangkin niyo ako. Siyempre, kailangan kong panindigan ang bagong identity ko. Nagpakilala kang pamangkin ko? Nako, baka sabihin ng mga nakakita sa'yo na hindi marunong mag-alaga ng anak ang mga kaanak ko. Kulang na lang sa'yo ay sampagita at kandila. Pwede ka na magtinda sa baklaran. Lumabi siya. Yaya naman. Namasa ang mga mata ng kanyang yaya. Anong ginawa ng madrasta mo sa'yo? Bakit ang gaspang ng mga palad mo? Pinagtrabaho ka ba ng bruhang iyon? Minaltrato ka niya, no? Tanong nito sa kanya. Yaya, isa na lang kasi ang natirang katulong sa bahay. Bubita pa at ubod ng tamad. Tapos, parang troll ang mag-asawang iyon. Wala nang ginawa, kundi ang magkalat. Ako ang naglilinis ng bahay. Sino mag-asawa? Nag-asawa na ulit, si Tita Amor. Aba, may nagkamali pa pala sa kanya. Natawa siya, pero agad din si Marioso. Ang mahalaga ay narito na ako. Ito na ang pinakamagandang nangyari sa akin mula nang mamatay si Daddy. Pakiramdam ko noon ay ikaw na lang natitira sa akin, pero nawala ka. Ngayon, magkasama na tayo. Okay na ako. Umiling ito habang tumutulo na naman ang mga luha. Hindi kita gustong iwan,
pero ipinakaladkad nila ako sa labas. Sinubukan kitang puntahan sa school mo. Pero mahigpit ngang binabantay ng driver at mga bodyguard mo, kaya hindi ako makalapit. Nang sapilit ng pinalis si Tita Amor ang kanyang yaya, itinaon ito na nasa eskwelahan siya. Tinext na lang siya ng mga kasambahin nila, pero huli na na makauwi siya ng bahay. Hindi ko po alam kung paano kayo susundan. Kinumpis ka nila ang cellphone ko at hindi nila ako pinayagang lumabas, maliban na lang kung papasok ako ng school. Sumulat ako sa iyo ng ilang beses. Natanggap mo ba? Tumango siya. Hindi pa nasisisante si Liza noon. Nagawa nilang ibigay sa akin ang sulat niyo. Ang kaso, pagkatapos noon, ay lumipat na kami ng bahay. Napatiimbag ang ito. Kaya pala, bumalik sa akin yung iba pang mga sulat ko. Hindi na rin nila ako pina-enroll pa nung sumunod na semestre, kaya hindi ako makasagot sa inyong sulat. Unti-unti nang nalulugi ang mga negosyo ng daddy ng mga panahong iyon. Nang mga sumunod na sandali, ay natahimik na sila. Mukhang abang-aba ito sa kanya, kaya natatakot siya magkwento rito ng iba pa na kanyang pinagdaanan. Baka himatayin ito kapag sinabi niya rito na binalak siyang ipaghahasa ng kanyang tita Amor kay Henry Dugal. Dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento. Makilala kaya ni Deo si Vienna na dating binubuli niya noon? At mahanap kaya ni Tita Amor si Vienna sa Hacienda Malfori? Yan po ang ating aalamin sa kasunod pang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.